Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng cheese sticks. So yung mga kailangan natin na ingredients, syempre unang-una yung ating cheese. So kahit anong brand naman ng cheese, pwede nyong gamitin. Ang ginawa ko, ikinat ko na siya. So depende sa size na gusto ninyo. Kayo rin naman ang masusunod. And then, kailangan natin ng breadcrumbs, flour, dalawang egg, pepper, and salt. Okay, so ang gagawin natin, ibibit muna natin yung egg. Tapos, iset aside nyo muna siya. And then, gawin naman natin yung pang-breading natin. So, 1 cup ng flour. Tapos, yung breadcrumbs natin, 2 cups naman. 1. 2. Tapos, i-mix nyo lang siya. And i-add nyo na yung salt nyo, 1 teaspoon. Saka yung pepper, 1 teaspoon din. So, i-mix well nyo lang siya para pantay-pantay yung lasa niya. Okay, so ang gagawin natin, i-coat na natin yung ating cheese. So make sure naghugas kayo ng kamay. Alam nyo naman na yon. So i-dip muna natin siya sa egg. Tapos, dun na sa inyong breadcrumbs mixture. So I suggest na dalawa yung kamay nyo, isa pang wet, isa pang dry. So i-coat nyo lang siyang maigi. Ilibing nyo siya. Okay, so na-coat na siya ng breadcrumbs. I-dip nyo siya uli sa egg ninyo. And then, back to breadcrumbs. So, huwag nyo pipidin siya sa breadcrumbs kasi yan yung magiging pinaka-coat nyo. Yan. So, depende sa inyo kung gaano ka taba nyo gusto. So, gusto ko kasing taba ko, kaya tatlo. Tatlong dip. Makapal na makapal yan. So, medyo ma-effort to. Okay lang, kasi mamaya happy ka naman dahil masarap. Ayan, as you can see, mataba na siya kasing taba ko na siya. So, iset aside nyo siya and then gawin nyo siya dun sa the rest ng cheese ninyo. So, egg. And then breadcrumbs. Egg again. Breadcrumbs. Egg uli. So, 3 coating yung ginawa ko. Kasi nga gusto ko medyo mataba siya. Set aside nyo. Okay, so, gawin natin siya sa the rest of our cheese. Thank you.
Okay, so ito na yung pinaka-last natin. So, saktong-sakto yung ating dalawang egg para dito sa ating cheese. Medyo may naiwan lang na yung breadcrumbs and flour. Pero okay lang, konti lang naman yun. Okay, so mag-start na tayong mag-cook. Okay, so mag-start na tayong mag-fry. Painitin nyo na yung inyong kawali. Okay, so mainit na yung ating kawali. Lalagyan na natin siya ng oil. So, dapat deep fry, no? So, marami yung ating ilalagay na oil. Yung enough to cover yung inyong cheese sticks. Para even yung kanyang pagkaka-fry. Don't worry, itong oil nyo, pwede nyo pa namang i-save yan, eh. So, gamitin nyo pa siya. Okay, so mainit na yung ating oil. Isa-isa nyo lang i-dip yung ating cheese. So, enough para sa apat. Wow! Exciting! Basta food, nakaka-happy. So, i-leave nyo lang siya until mag-golden brown na siya. Okay guys, so golden brown na siya. So alisin na natin siya. Ipat nyo siya sa pinggan na may tissue paper para madrain yung inyong oil. So yung mga brown-brown na yan, yan yung mga cheese, lumabas siya eh. Okay, so gawin natin yung next batch. Alisin nyo muna yung mga lumabas na cheese. Okay, so ilagay nyo na uli yung natira, 4 pieces. Okay, so done na yung ating next batch. Okay, so tignan natin. Tapos na yung ating cheese sticks. Tignan natin kung ano itsura inside. Kamayin na, hirap. So, ayan. Nagme-melt siya. Yummy. Okay, so gagawa tayo ng sauce. Ito yung ketchup. 1.5 tablespoon siya. Tapos, sa sachet lang na mayonnaise. Madali lang, i-mix nyo lang siya together. So, ayan na yung inyong dip. Perfect for cheese sticks. So, try natin. Wow! Harap! Wow! Ang sarap pag may dip. Nyo, wow! Melted the cheese nyo inside. So, yun lang. Thank you for watching. Huwag nyong kalimutan mag-like and subscribe. Bye!